18 kilometers ang total distance traveled, tapos ang kinarga natin, again guys, 4x4 to ah, di ba? Laging impression natin pag 4x4 makonsumo. So ikumpara ko dun sa Everest ko na nagsasais lang, malaking diferensya, malaking diferensya. Hey guys, kumusta kayo? Welcome back to our channel, TeamDytv. And today, we will do another fuel test consumption. If you are new to our channel, I've been doing this fuel consumption test with different SUVs. And this is already the fourth one. Today, this is a Montero Sport 2019 4x4. Tatakbo tayo dito sa Mandaluyong, papuntang Makati. And then, titingnan natin kung ano ang actual fuel consumption niya. And we are very fortunate today that my friend Mike, the owner of this Mitsubishi Montero Sport, pinayagan tayo, isiningit tayo sa schedule niya para makapag-road test. Okay, so makikita nyo from start to finish kung ano yung traffic condition na dadaanan natin para matansya nyo kung ano yung fuel consumption ng isang Mitsubishi Montero Sport. Alright? Join us! Okay. Full tank lang ha. Huwag mong isasagad ha. Pass tayo sir. Red card. Ano ba din? Yun. Okay na sir. Okay. Okay. I-reset natin yung trip meter. Gamitin natin yung trip A. Ayun, reset na. Okay, so this is a 2019 Mitsubishi Montero Sport. Ang mileage niya is, anong odometer nito? Yan na ba yan? Yung 12,133. Yes, Batang-bata pa. Okay. Tayo. So, ano to? 4x4, naka 2H lang tayo. Tama? 2H. 2H. Okay. Ako daw magdadrive, sabi ni paring Mike. So again, guys, pasalamat tayo dito kay sa kaibigan ko si Mike at ano, pinayagan tayong pahiram tong ano niya, Mitsubishi Montero Sport niya. Another very busy guy, similar dun sa napanood nyo nung kami naman ni Ramil, yung Montero Sport din niya. And yun, we are glad and happy and blessed for having friends na bibigyan ng, you know, sinisingit tayo sa mga oras nila. Alright, drive na tayo. Nasa Show Boulevard tayo. It's 7:53 AM. Saktong-sakto, ito yung pinaka-ideal na time na gusto natin gawin to. Kasi ito yung oras na pupunta tayo sa mga opisina natin, sa mga daily destinations natin. Well, usually papuntang office, papuntang Makati. Pedestrian crossing. Oh, may kausap pala tayo dito. May kasama pa tayo dito. Sexy ng boses. So, masaya to kasi makikita nyo yung normal traffic na dadaanan, na dinadaanan natin papuntang Makati, papuntang office. So ramdam mo yung totoong traffic, hindi estimate lang. So guys, join us from start to finish, makikita nyo, makaka-relate kayo para ano nga ba ulit ang point nitong ginagawa nating test. Para kung nag-iisip kayong bumili ng Mitsubishi Montero 4x4, by the way, ang ganda ng interior. Gusto nyo mag konting off-road on the weekend or gusto nyo mag-camping pero nag-aalangan kayo baka makonsumo yung 4x4 or sulit ba? Well, we all know na kapag naka 4x4 ka, talaga nang mas marami kang mapupuntahan, di ba? Oh. Kumpara sa 4x2. Kaya lang, kuminsan, kino-consider mo yung fuel consumption kung okay ba. Tapos, mataas ba sa maintenance? Mamaya, pag-uusapan natin. Kakausapan natin si Mike kung kumusta ang maintenance nito. May nagka-problema na ba sa 4x4? And then, so, while we are driving, while we are measuring or testing the fuel consumption, pag-uusapan natin yan. So, stay tuned. Panoorin nyo yung traffic condition habang nagkukwentuhan tayo. Para later, at the end of this test, malalaman nyo kung ano yung actual na consumption niya. And you can
judge for yourself kung ano ba sa tingin nyo. Matipid ba siya? Tama lang? Makonsumo? Pasok ba sa budget nyo? Diba? Okay. Kasi diba, pagka bibili ka ng ano, bibili ka ng sasakyan, halimbawa, brand new, katulad to, nabili mo to brand new. Kung minsan, research ka ng research sa mga approaching speed humps. Magtatanong-tanong ka, tapos minsan sasabihin nila, ganito yung konsumo niyan, 8, 9 sa city drive. Mm. Tapos nung, okay, sabi, uy, matipid pala, magkocompute ka. Oh, distance ko from home to office. Tapos pag weekend, madalas pumunta kami ng Batangas, kocomputein mo rin sa Google Maps from home to Batangas. Compute-compute ka ng consumption niya na sinasabi nila nakaka-8. Tapos biglang, nung nabili mo na, putek, bakit 5-6 lang to? So medyo maso-surprise ka, di ba? So, sa akin, ano eh, isa sa nakatulong na mag-decide, ano, kung bakit, yun na pa ko tong, ano, Montero. Parang tatlo yata sa office mates natin. Naka Montero? Yung kumuha ng Montero. Oo. Oh, si Andy ba? So ito, 2019 purchased. Okay, pero yung model September. End of ano na, 2018. End of 2018. So yung pag-usapan natin, paano ka finally nag-decide na itong gusto mong kunin? Actually nag-test drive ako ng lahat eh. Okay. Tinest drive ko yung Fortuner. Mm-hmm. So yung experience ko doon sa Fortuner, parang medyo nahihilo ko. Mm-hmm. No? Siguro dahil hindi ko talaga sure kung kasi hindi na-follow up yung ano eh, second test drive. Eh. Okay. Pero yung experience ko, parang siguro matagtag siguro or ano, kaya medyo parang iba yung timpla ng suspension. Oo. Ah, so nag-request ka ng another test drive at hindi natuloy. O natuloy. Nagpunta ako doon sa showroom. Mm-hmm. Naka-schedule ako. Mm-hmm. Pero wala yung unit. Hindi dumating. So, isa rin yun, kaya nainis ako. Kasi naka-schedule ako that day. Oo. Tapos, hindi kaya nasikaso nung ano. Hindi ako na tuloy na mag-test drive ulit. Mm. Tapos nag-test drive din ako ng Terra. Terra, okay. Terra. Yung 2019 Terra, ito yung first generation nila, di ba? First gen pa lang naman talaga ngayon. First gen. Yung pinakang unang design nila na hindi pa yung facelifted. Oo. Uh-huh. Okay. O, tapos, kumusta naman? Okay din siya. Maganda siya. Well, for me, ha? Mm. Macho siya, maganda sa labas. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kaya lang yung interior niya medyo parang masyadong plasticky. Hindi hindi ako masyadong nagandahan dun sa interior. Ito ba yung ang manibela pag ganun pa? Yung 3 spokes lang? Oo. Sa totoo lang, ano, medyo turn off talaga. Hindi ko masyado rin gusto yun. 3 spokes. Sa itsura naman, hindi mo naman na-turn off ka naman sa interior niya. Sa interior. Pero exterior, maganda. Yeah, exterior-wise, maganda. Oo, macho yun eh. Macho. Matangkad, mataas na brusko eh. Oo. Gusto ko rin ang tayo nun eh. Pero yung ano, yung driving experience, yung... maliit yung... In driving experience, okay din naman, ano? Maliit yung turning radius niya eh. Pagka nag-ano ka. Ay, hindi, malaki pala yung turning radius. Malaki. Oh, kasi mas alam ko mas malaki ang gulong noon eh, parang Everest din yata ang laki ng gulong noon eh. Pero yung ano, yung dito ha, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Mm. Parang kotse lang yung dinadrive mo sa Montero. Totoo. Malaki siya tapos yung handling, yung turning radius niya maliit. Totoo, kanina nga 'di ba nag-uusap tayo nung sabi mo ako mag-drive. Kasi nung kami ni Ramil siya nag-drive. Kahit passenger ako, feel ko na parang nasa kotse lang ako kasi unang-una yung layout ng dashboard. Mm-hmm. Hindi truck eh, parang kotse because of this eh. Yeah. Tapos ngayon, na ako ngayon ang driver, the more na na-confirm ko na feeling kotse nga. Kaya gusto kong ipa-drive sa'yo kasi para yung actual experience. Oo. Ayun o, oh, tsaka mas kita ko yung kalye. Yung Everest, brusko inside and out eh. Dito, sa loob, maganda naman din ang interior nun. Pero pinaka gusto ko yung interior nung Everest. Ah, okay, balik tayo dun sa ano. So, nag-road test ka rin ba? Nag-drive test ka rin ng Everest bago ka
nung nagde-decide ka pa lang? Oo, may cousin naman ako na meron siyang Everest, titanium din. Oh, okay. Pero ano yun, yung 2.2 o yung 3.2? Hindi ko sure. Pero hindi 4x4? Pero siguro hindi 4x4. Ah, okay. So malamang ano yun, yung 2.2. O, kumusta naman? Ang lakas ng hatak niya. Ah, talaga? Compare dito ah. Yung isang konting tapak mo lang, talagang ano eh. Buibigay agad? Oo. Eto, hindi eh. Pansinin mo. Parang kotse na may, parang Honda, may konting. Kailangan mo yung momentum. Ewan ko ha, siguro dahil dun sa nagkaroon ng issue, di ba? Yung SUA, parang safety mechanism yata yun eh. Parang, ano, kumbaga kinokontrol nila. Ah, parang ganun. Para walang biglang... Oh, hindi siya masyadong mabilis yung ano. Okay. Well, honestly, yung arangkada, yes, ramdam ko talaga na hindi siya ganun ka-arangkada. Pero medyo unfair i-compare dun sa mismong Everest ko kasi 3.2 yun. Mm-hmm. Iba naman din talaga ang sipa nun. Even if ikumpara ko yun sa Everest din na 2.2, iba yun, mapitik yun. Pero yeah, ramdam ko na ano, ito parang smooth lang yung gradual lang yung acceleration niya. Yung Everest, pagka gusto kong kitang-kita ko yung kalye, itataas ko yung upuan. Pag tinaas ko naman, kita ko na yung kalye, kaso malapit na yung ulo ko sa kisame. Oo, sa kisame. Ito, talagang ano, nakadesign siya na pag-ano. 2019, meron na rin si, nandiyan na rin si MUX, hindi mo na tinest drive si MUX. Ay, hindi ko na tinest drive si MUX. Kasi nung mga options mo. Nagre-research ako, parang nakita ko ano eh, since 4x4 nga yung kukuhanin ko. Mm. Yung 4x4 system ni Mitsubishi, parang isa siya sa ano eh, pinakamagandang 4x4 system. Oo, ano yan eh. Ang alam ko, katulad to sa ano eh, sa Pajero. Yun, yung sa Pajero, super select. Yung super select na Mivec ba yun? Mivec o Mivec? Eh, world renowned yun. Ang dami nang napanalo nun ng mga rally na ano. Yun, oo. Oh. Tsaka komportable ang ano nito. Ang mas komportable ang suspension nito. Yung mga kids, gustong-gusto nila dun sa ano eh. Sa likod. Dun sa third row. Para silang may private space dun eh. No? Oo. So guys, balik tayo dito sa kalye. May konting traffic. Nandito na tayo sa Guadalupe. Guadalupe Bridge. Excuse me. So, ito, very perfect. Ito yung gustong-gusto kong matesting natin. Very perfect yung driving condition. Ito yung madadaanan mo talaga papunta sa opisina. Ayan. Maganda rin naman ang ano nito. Maganda rin ang NVH niya. Yung noise, vibration, and harshness. Okay, then. Very low. Ito na. Malapit na tayo sa Buendia. At sa Buendia, yan, totoong traffic. Yan ang totoong traffic. Oh, by the way, nakalimutan kong sabihin, naka-eco mode tayo. Okay. So wala ka pa namang ano dito? And any problems na na-encounter mo so far? Wala. Wala. Wala naman. Ano lang? Yung minor issues lang yung backing camera. Ah, yun ang bagay mo kanina. Oo. Accessory lang naman. Accessory yun. Accessory lang. Oo. But other than that, wala naman. Malakas ang ano ha? Malakas ang response sa preno kumpara sa Everest. So, nag-average lang. Comparable naman ba sa ano? Sa comfortability nung Everest mo? Honestly, pag ganitong traffic, city driving, mas komportable to. Ano ba? Oo, mas komportable to. Ayan o. Yung mga dahan-dahan na ganyan. Yung Everest, medyo firm ng konti. Konting-konti lang. Pero ngayon, sa akin, very evident sa akin na mas komportable siya sa city driving. Kasi yung madalas din ako dito dumaan eh. So yung mga
yung mga imperfections ng EDSA. Ayan, mm-hmm. yung mga ganyan. Uh-huh. Ramdam, alam ko yan. Alam ko kung anong feeling yan pag nandun ako sa Everest. Okay guys, so nag-average lang tayo ng mga 20 kilometers per liter. No, sorry. 20 kilometers per hour. Okay? Kanina doon, nagki-15 lang tayo. So, mabagal ang takbo. So, nag-expect ako na medyo makonsumo to. Pero tingnan natin. Kung minsan kasi, like what I said, what I've been saying, pag nagkukwentuhan kasi sa fuel consumption, ang daming may konting yabangan, ayaw ipatalo yung kotse niya, di ba? Yung iba naman, nakabasa lang ng kung ano sa kung saan, yun na rin ang opinion niya, wala naman siyang totoong experience, di ba? So, ito, parang habang kinakausap natin yung may-ari ng sasakyan, naririnig natin sa kanya yung first hand yung experience niya, nakita din natin yung actual na fuel consumption test. So later, pag kung ano man ang kalabasan nito, pag let's say inabot ito ng 6 or 7, napanood nyo. Ano ba ang 7 kilometers per liter ng Montero? Katulad nung kung napanood nyo yung kay Ramil, nakita nyo 5.6. Kay Ramil 5.6, pero sobrang traffic kasi namin. Tumakbo kami ng 13.5 kilometers, inabot ng mayigit isang oras. Bagal, mas traffic pa dito sa dinadaanan natin. Mas pa traffic to ngayon. Mas pa traffic to? Ito, oo. Pero kasi ang makikita mo kasi dyan, yung overall, mas matatansya mo kung ilang kilometers tinakbo mo, tapos ilan yung inabot ka ng gaano katagal. Tapos kung ang lalo pa, ganito, na stop and go. Diba? So, at least, pag napanood nyo sa TeamDy TV na, oh, ang Montero pala na 4x2, 5.6 lang. Merong ebidensya. Di ba? Nag 5.6 kasi naman, sobrang traffic doon sa Mandaluyong. Inabot ng isang oras, 13 kilometers lang. Oh, the same manner, eto naman, ano kaya yung Mitsubishi Montero Sport na 4x4? Siguro mas malakas pa yun kasi 4x4. Well, hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Kung minsan, like kong sinasabi, yung road condition, yung traffic condition, yun ang malaking bagay dun eh. Kaya, eto, mapanood nyo from start to finish, na witness nyo kung anong klaseng traffic ang dinaanan natin. Magtatanong ka sa mga tropa sa Facebook group, yung Montero ko nagsasais lang. Oy, malakas yan! Ipagawa mo yan, patingnan mo yung ganito niya, palitan mo yung ganito, ganyan. Lugumasos ka ng libo-libo, pagkatapos, yun pa rin ulit, ganun pa rin yung konsumo mo. Eh kasi, yun pala, matraffic naman talaga kasi yung dinadaanan mo. Yun. Diba? Sayang pa yung mga ginasos mo, eh di pinanggasolina mo na sana yon. Lalo kung ginagamit mo to pare sa ano, diba? Ginagamit mo to pang hatid sundo sa mga bata. Oo. Sa ang pila lang sa school, diba? Ang tagal mo dyan. Pag wala pa yung anak mo, di pa makalabas. Pero nandun ka na, nakapila ka na. Idle ka, nakatigil. Tumatakbo makina, tumatakbo aircon. Ang lakas ng ano mo dun, ng konsumo mo. Baka nga mag-below 5 ka pa eh, minsan eh. So, kung hindi alam ng kausap mo, nung tinatanungan mo, o nung mekaniko mo, na ganun pala yung traffic condition mo, minsan, ang bibilis nilang magsabi na, oh, may problema yan. Ikaw naman, syempre, kung ito lang sasakay mo, family man ka, ginagamit mo sa mga bata, ginagamit mo sa pamilya, syempre, ayaw mong may problema sa sakyan mo kasi, syempre, unang-una, safety, mamaya may problema pala, tapos mamaya biglang lumala, tumirik, ayaw mo nun. Tendency mo, hindi nga, patingnan ko. Eh, syempre, family man ka rin, ayaw mo din naman na tapong ka lang ng tapong ng pera. Tama. Papunta ka ng punta sa shop, punta ka sa mekaniko, gawin daw to, kailangan gawin to kasi ang lakas. Labas ka ng 8,000, 10,000. Dalawang full tank na yun eh. No. Di ba? Mayigit isang buwan mo na, o mga isang buwan mo nang gagamitin yun, di ba? So, hopefully, itong ginagawa ko, nakakatulong sa mga viewers natin. Slow na, down. Pedestrian yung ganitong crossing. Information. Pwede nila gamitin yan para makapag-decide, no? Exactly. Kung ano ang bibili nila in the future. Yes. Kasi tayo naman, bilang pamilyadong tao, hindi naman tayo, ano eh, hindi tayo
alam mo yun, yung stick to one brand. Di ba? Ang focus natin, kumita. Eh, pagka nakita mo, later on, nakabili ka ng Montero, maganda naman experience mo. Tapos nalaman mo sa iba, sa review ng TeamDy, uy, mas maganda pala experience sa Fortuner. And di, next time. Next time. Yun naman ang bilhin mo, di ba? Or, ganda ng features ng Everest. Oh, next time, doon naman tayo. Ito, same traffic. So, nasa Ayala na tayo. Tumawid na tayo ng Makati Avenue. Nalagpasan ko na, nalagpasan natin yung Shangri-La, tsaka yung Peninsula. Yung mga memories ko na naman dito. So, ayan. Traffic light ng traffic light ng Paseo de Rojas. Ito, ito talaga ang normal traffic dito. Okay, so far, naka 6.7 kilometers na tayo. Ikot lang tayo ulit, punta tayo ng Buendia. And then, siguro ikot lang tayo dito sa may, dyan sa may bandang Valero. And then, balik na tayo. Pagbalik natin yan, siguro makakuha na tayo ng mga, more or less mga 15 kilometers. Magandang sample na yon. And then, computein natin. Babalik tayo dun sa the same gasoline station kung saan tayo nagpakarga kanina. Okay guys, traffic na naman. Ito na, ito ang pinakang totoong traffic dito sa Makati. Okay? So, again, nasa Buendia tayo, corner, Makati Avenue. Ito yung, dahil nakakalimutan to eh. Pacific Star ba to na building? Sikat na sikat yan noon, nung nag-umpisa ako magtrabaho. Anong hula mo? Feeling mo ba mababa yung consumption natin? Close lang sa Everest? Sa tingin ko, sige, maganda ito. Ilan ba yung sa Everest? Sa Ace. Sa Ace? Oo, sa Ace. Six. Sa tingin ko, di nagkakalayo. Pwedeng mas matipid to ng konti. Kasi bago pa to eh. Ang tahimik ng makina eh. Feeling ko di nagkakalayo. Tsaka mas mabigat ang Everest. Mas maganda, mas maliit eh. Tawag dito. In-upgrade ko gulong noon, naka-all terrain yun, mas mabigat. So, hindi ko ito all terrain din. Eh. Oh, pero ibig sabihin, yung sa'yo, stock. Stock na all terrain. So, kung ano man yung pagkakatimpla ng engine nito, yung match na match. Match na match. Sa akin, nagbago na. So, yun, ano din yun. Anything na mabago mo yung weight ng sasakyan, it will surely affect the fuel consumption. Fuel consumption. Kaya yung mga nagsiset up ng mga rig nila, palitan mo ng bumper, mga steel bumpers, mga ganun, may lift mo. Even nga maglagay ka lang ng rack eh, may wind drag yun eh, na maapekto ng fuel consumption. Pero maganda talaga ganito, nag-enjoy ako ng ganito kasi parang napapatunayan mo yung mga myth, yung mga kwentong barbero, napapatunayan mo sa kanilang mali sila. Di ba? Parang mag-Montero ka na lang. O sige, parang gusto ko yung 4x4. Huwag ka mag 4x4. Makonsume mo yun, di mo naman kailangan. City driving ka lang naman. Bawala. Mag 4x2 ka na lang. Tapos, 2 years na sa'yo, later napanood mo. Ano? Pucha, konti lang pala diferensya ng 4x4. Oh. Sana nakapag-camping na kami. Sana nakapag-river crossing na kami. Oh. Hindi lang yun actually. Kasi, pag maulan, tapos long drive ka, probinsya, mas safe kapag naka 4x4 ka. Di ba may selection to na 4 high? Oh, meron. Oh. Eh, kung di mo alam, biglang may konting baha, may madulas. May additional safety, hindi lang yung off-road capability. Makati Avenue, as usual, maluwag-luwag dito. Okay, sakala na tayo dito ng paseo. Ito, matraffic din tong area natin. May ano doon, may parang may bangin. Oo. Yun. Kaya sabi ko, parang, di ba, parang, hindi forget na ka DSLR camera ka, professional photographer ka na. Hindi forget na ka 4x4 ka, off-roader ka na. Kaya hindi lang, sasakyan plus skills ng driver, kailangan.
Guys, okay, so nandito na ulit tayo. So, Rufino, kumaliwa tayo ng Ayala. Okay, so far, ang natakbo natin is 10.4 kilometers in almost an hour. So, going back, yung ginawa namin last time nung 4x2 ni Ramil Montero, Montero Sport, 13.5 yon, a little bit over an hour. So, ito 13 yun ha, ito 10.5. So, mas ma-traffic to. Mas ma-traffic to. So, I'm expecting na mas makonsumo to kumpara dun sa 4x2. Ikumpara ko naman dun sa Everest, yung Everest naman tumakbo yun ng mga 20 kilometers in 1 hour and mga 10 minutes. So, 20 kilometers, 1 hour. Tayo, 10 lang. 10 lang. 1 hour na. Oo, 1 hour na. So pagbalik natin ng Mandaluyong, mga 15. Baka 15 'yan. Tapos baka abutin tayo ng isang oras kalahati or do. So, ina-expect ko ngayon, so far ha, ang tansya ko ngayon, mas makonsumo 'to. So, 'yun ang sinishare ko dito sa content ko. Hindi natin pinag-uusapan kung anong klase ng sasakyan, kung anong brand kasi doon minsan nag-aaway-away sa mga forum eh. Bulok 'yan eh. Yung ano yan, Ford, makonsumo yan, mataas ang maintenance, ang daming mga prejudice eh. Tapos 4x4, makonsumo yan. Eto, panoorin nyo to. Eh, kayo ngayon mag-usga. And somehow, sana, after watching yung mga videos namin sa TeamDytv, etong mga fuel consumption testing na ginagawa ko, na nakikita nyo yung mismong road condition from start to finish, eh, maging mas mature na tayo pagdating sa mga discussions, no? Ng sasakyan. Hindi yung naipag-away ka, pinaglalaban mo yung Fortuner mo, pinaglalaban mo yung Montero mo, nasasaktan ka pag nasasabihan kang ang Ford mataas ang maintenance. May mga ganun. Yeah. Okay guys, nandito na tayo sa Rustan's Glorieta, ano to, Glorieta 5. So nasa dulo na tayo ng Ayala. Akit tayo dyan sa flyover. Tapos papasok na tayo ng EDSA. And then balik na tayo ng Mandaluyong. Saan ba maganda to? Pero gusto ko, nabanggit ko rin to dun sa review ko nung kay Ramil. Mas gusto ko yung upuan nitong ano, yung sandalan. Gusto ko yung nahahawakan ako dito. Ah, ganoon? Oo, parang pagkaganto, pag Para siyang bucket. Oo, no? Parang ganyan, no? Pagka kurbada, parang may humahawak sa'yo. Hindi ka nang slide. Oo. Yung Everest, lumulusot ako eh, dumudulas ako eh. Caution, merging road ahead. Si ano? Parang yung feel ko parang upuan ni ng CX-5. Gustong-gusto ko rin 'yan. Mazda. Oh, Mazda 'yan, no? Mazda CX-5. Caution, merging road ahead. Oh, ma-traffic din, no? Ma-traffic. Talagang real world eh. 'Yan ang real world. Okay, magra-rockwell daw tayo. So, dito tayo pumasok. Okay guys, nandito na tayo sa Shell. Pinakargahan natin kanina. Okay, so pakarga na tayo. Ito na ang moment of truth. Power reset po, full tank. May power, full tank. Automatic lang ha, huwag mo isasagad ha. Ayan. Yun, tapos na. Wow, 2.5 liters lang ang kinarga. Matipid. Thank you ha. So, ito ha, ang total natin is
18 kilometers ang tinakbo. Total distance traveled is 18 kilometers and then 2.5 liters ang kinarga. 18 kilometers ang total distance traveled, tapos ang kinarga natin 2.5. 18 divided by 2.5, that's 7.2. Pucha! Ang tipid! Ina-expect ko mas makonsumo siya. So, I think effective yung eco mode niya. Again, guys, 4x4 to ah. Di ba? Laging impression natin, pag 4x4, makonsumo. So, ikumpara ko dun sa Everest ko, na nagsasais lang, ito 7.2. Malaking diferensya. Malaking diferensya. Plus grabe pa yung traffic. Ito na yung pinaka-worst sa lahat ng... So, this is my fourth car na giginawan ko ng fuel consumption test. Ito ang pinakamalala. Ito ang pinakamatraffic. Ito ang pinakamatagal na tinakbo namin. Yung Everest ko, tumakbo yun ng mga 20 kilometers. Inabot ng 1 hour and 10 minutes yata. Ito, 18 kilometers, inabot ng mga 1 hour. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung actual result. As usual, pinapakita ko naman yung computation. Pero matipid. Sobrang tipid. Laki. Okay. So, yung mga ano, gustong mag-Montero. Oh, yan. Oh. Ang ganda. According kay TeamDy, matipid daw. Matipid. Ano pang idagdag nating analysis? Well, yung Everest ko din naman kasi 2017, so medyo luma na. Yung kay Ramil na umabot lang din ng 5.6, medyo luma na din, 2016 yon. Ito bagong-bago 2019. And 2019 purchased. Pero 2018 na model. Parang feeling ko 2018 model. Anyway, basta 2019 pero 2019 siya nilabas ng kasa. Oo. Tsaka, ang baba ng mileage nito. Ang odometer nito nasa 12,151. So, importante na na-maintain ng maayos talaga yung sasakyan para yung tuwing tumatakbo ka, malaking tipid sa konsumo and yung natitipid mo, mas mataas pa yun kumpara sa minsan mo nagagasop sa maintenance. Yung last change ulit yata nito nung 5K. So, ganda okay. Tipid pare, galing. If you enjoyed this video as much as I enjoyed making it, please subscribe, like, and hit that bell for notification, because guess what, next in line will be a Toyota Fortuner 2022, a Ford Territory, and a Nissan Terra 2022. I hope you don't miss that. Thanks for watching. Bye.